United States, United Kingdom, Germany, Netherlands, France, EU at iba pang mga bansa magpapadala ng military aid sa Ukraine. Mga RPG, rockets, ammunition, anti-tank weapons at surface-to-air missiles parating na sa Kyiv. Ang mga bagay na ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Nag-anunsyo na ang Amerika, mga kalakbay, na magbibigay sila ng military aid sa Ukraine. Ito ay nagkakahalaga ng $350 million. Ito ay inaprubahan ng presidente ng Amerika. Ang ibibigay nila ay ang mga Javelin anti-tank weapons para sa ground battle at Stinger missile na isang surface-to-air missile para pabagsakin ang mga fighter jet ng Russia. Kasunod ng anunsyo ng Amerika sa military aid na ibibigay nila, ang Germany din, mga kalakbay, ay magbibigay na rin ng tulong sa Ukraine. Ayon sa ulat, ang Germany government ay inaprubahan na ang delivery ng mga armas sa Ukraine. Ang Berlin ay magpapadala ng 1,000 na anti-tank weapons at 500 na Stinger surface-to-air missile mula sa military stocks nila. Ito umano ay para madepensahan ng Ukraine ang capital city nito. Alam niyo ba, mga kalakbay, na ang Germany ay may pulisiya na binabawal nila ang pag-i-export ng mga armas sa isang conflict zone. Subalit dahil sa pakiusap ng Ukraine ay tinulungan na nila ito. Habang ang Netherlands naman, mga kalakbay, ayon sa kanilang defense ministry ay magpapadala sila ng 50 na anti-tank weapons at 400 rockets. Ang European Union naman na mga foreign minister ay mag-uusap sa isang virtual meeting ngayong Linggo kung ano ang mga dapat itulong sa Ukraine. Inaasahan ang mga military package na ibibigay ng EU sa Ukrainian Armed Forces para suportahan ang quote-unquote heroic fight nila. Ang France din, mga kalakbay, ay magpapadala na rin ng mas maraming mga military equipment sa Ukraine. Maging mga gasolina ay ibibigay din nila upang tulungan ang Ukraine sa giyera kontra sa Russia. Nagpataw na rin ng bagong sanksyon ng France na hindi na magagalaw ang mga financial asset ng Russian personalities na nasa kanilang bansa. Ang United Kingdom naman, mga kalakbay, ay patuloy pa rin ang mga military aid na binibigay sa Ukraine. Kung matatandaan nyo, libo-libong mga armas ang pinadala nila sa Ukraine bago pa sumalakay ang Russia. Ilang mga sundalo din ng Ukraine ang sinanay ng UK. Habang ang 25 mga bansa ay nag-aambagan sa ngayon, mga kalakbay, para makapagbigay ng suportang militar sa Ukraine, mayroon ding mga bansa na hindi miyembro ng NATO ang magbibigay ng tulong sa Ukraine. Ayon sa report, sila ay magbibigay ng humanitarian at military support kagaya ng mga ammunition at anti-tank weapons. Ang UK naman ay nag-offer para sa logistics ng mga naturang donasyon. Ang Germany din sa ngayon, mga kalakbay, ay kinukonsider ang pagsasara ng kanilang airspace sa mga Russian aircraft bilang isang hakbang ng bansa laban sa Russian attack sa Ukraine. Ang United Kingdom, Romania at mga Baltic State kagaya ng Estonia, Latvia at Lithuania ay nauna nang nagsabi na sinara nila at ang iba ay may planong isara ang kanilang airspace sa mga Russian aircraft. Habang ang Santo Papa naman ng Simbahang Katolika, ipinahayag ang kanyang matinding sakit na nararamdaman para sa mga kalunos-lunos na pangyayari sa Ukraine. Sa isang Twitter post ay pinasalamatan ng Ukrainian President ang Santo Papa para sa mga panalangin para sa kapayapaan sa Ukraine at ceasefire.
Kinumpirma naman ng Vatican na nakipag-usap sa isang phone call ang Santo Papa sa Ukrainian President